Muling pumutok ang kontrobersya matapos mabistong magsinungaling umano si Rex sa kalarap ng publiko. Ayon sa mga ulat, nabunyag ang ilang mga kabalbalan na kinasasangkutan ni Rex na nauugnay din sa mga pangalan ni Liza at Tamba. Ang tatlong personalidad ay matagal nang naiuugnay sa iba't ibang issue, ngunit ngayon ay tila wala lo silang nalalagay sa alanganin dahil sa mga bagong ebidensya na inilabas sa publiko. Ayon sa mga taga-Masid, hindi na nakapagtataka na dumating sa ganitong sitwasyon dahil matagal na umanong pinagdududahan ang mga galaw ni Rex. Dagdag pa rito, ang mga pangalan ni Liza at Tamba ay nadadamay rin sa issue dahil sa kanilang malapit na connection kay Rex. Nag-uumapaw ngayon ang mga kritisismo at tila pahiya ang mga ito sa harap ng lumalakas na pagbatikos mula sa publiko. Patuloy namang hinihintay ng taong bayan ang magiging aksyon ng mga nasasangkot, lalo na tila nahuli na sila sa kanilang mga sariling bitag. Ang mga galaw ni Rex, Liza at Tamba ay binabantayan ngayon ng publiko at ng mga kritiko na nag-aabang kung ano ang kanilang magiging tugon sa mga paratang ito. Ang tanong ng marami, may pagbabago bang mangyayari o patuloy ang pagtatakip sa mga kasinungalingan? Natin to, no, doon sa pagtatanong nitong si Senator Christopher Bongo dito kay Rex Gatchelian. Walang yao itong Rex Gatchelian na to. Sabihin ko sa inyo, itong si Rex Gatchelian, hindi pa ho siya nag-uumpisa, kumbaga umariba sa politika, ay nabubulok na ho ang karera niya. Sumama ba naman sa mga bangag eh? Ito. Itong maalala niyo po, last year, meron tayong mga pina-follow up po sa inyong opisina. Nagkaroon na ho tayo ng ilang pagpupulong, at sabi ko na nga the last time we met, sabi ko sa iyo na kayo na hong bahala, na alam niyo na nagmamakaawa na ako sa inyo na mabalikan po itong mga mahirap nating kababayan, mga nasalanta ng bagyo noong last year pa. At sabi ko, kayo na pong bahala, Secretary Rex, kung sa tingin ninyo qualified naman po ito sila at mabalikan po sila. Ano ba naman yung 3,000 na wag na ho natin silang pahirapan pa. Yun lang naman po ang pakiusap ko sa kanila, sa inyo, sa ahensya, from secretary to USEC to ASEC, director, lahat na po ay kinausap na po naming opisina kasi kami rin po ang kanilang binabalikan at kinukulit, at nakiusap lang po kami sa inyo na sana po ay mabalikan po itong mga qualified beneficiaries na mga nasalanta, mga indigents talaga. Nakikita ko kasi na ongoing naman po ang inyong mga payout sa iba't ibang lugar, no? Iba't ibang rehiyon, at iba't ibang rason na po ang nangyari. Sinasabi, walang pera, wala pang cash, no? Hindi naman namin alam kung ano talaga yung totoong nangyayari, kung kulang talaga sa cash o ano ba, sino ba ang inyong priority sa pagbabayad po o pagpe-payout. Ako naman dito for the end time ay nakikiusap po para sa ating mga kababayang mahirap. Kung qualified naman po, ibalik po natin sa kanila yung pera nila. Pera po ng taong bayan, kaya nga po tinawag na AIX, Assistance to in Crisis Situation. Ibig sabihin, naghihirap po ito. Hindi naman pipila yan ng napakahaba, hindi po magpapainit at magpapaulan yan kung hindi naman po nila kailangan yung tulong. So, sobra-sobra naman po siguro ang pondo ng DSWD sa ngayon. Kahit na nasa Oktubre na ho tayo, andyan naman po yung mga iba't ibang programa ninyo. Pakiusap ko naman sa inyo noon pa na hindi po maging selective. Sabi ko nga, pera po ng taong bayan niya. Pakiusap ko lang po muli for the end time na ibalik po natin sa kanila, Mr. Secretary. Madam Chair, I assure the committee that wala hong selective. Dumadaan ho yan lahat sa lente ng social worker natin. Sa katayan yung mga referral na ho yun, ongoing ho tayo. Hindi daw sila selective. Sige, mamaya, pag-usapin natin yung deselective na yan. Tapos na nga ho. We've already appraised the Office of Senator Go. The only reason kaya ho natatagal yan minsan kasi nagdi-duplicate ho tayo yung mga pangalan ho. Minsan nakatanggap na. Kasi hindi naman ho ibig sabihin na pagka nandun sila sa listahan, qualified, tinitignan ho na buti ng ating mga social worker ho yan. Basta ang assurance ho natin, tatapusin ho to sa madaling panahon. We've already settled a lot of them.
binalik lang ho namin yung ibang listahan sa mga LGU na nag-refer kasi may mga iba doon na payout na namin, yung mga individual, at meron tayong lockout period. So sinisigurado lang natin na oo, tutulungan ho natin, pero sisiguraduhin rin ho natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng departamento pagdating sa mga deduplication para hindi na dodoble. Kaya nga sabi ko, nasa inyo na po ang validation. Sana hindi umabot ng isang taon ang pagbabalidate po dito sa mga listahan. More than one year na po, 2023 budget hearing po yun para sa 2024. Nalala ko, dito rin po sa Senado. Dumating na tayo sa plenaryo. Ngayon po, nandito na tayo sa budget hearing ng 2025 budget. Baka kukulangin pa yung pamasahin nila sa follow-up po sa inyong mga opisina. At Secretary Rex, narinig niyo ba yung nangyari sa Zamboanga? Nabasa ko lang po sa Facebook, no? Video showing isang congressman na lumuhod po taking sa regional director ng DSWD sa Region 9 na matuloy po ang kanyang payout. Isang congressista rin po ito. You know. Nandito yata siya. Nandito pa siya. Ayun, na sabi niya, ipaparating raw niya sa committee ang kanyang reklamo, no? So gusto lang nating malaman kung anong totoong nangyari dito, kung hindi nga ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries. O kailangan pa bang magmakaawa si Congressman Olaso para mabayaran po ang payout, scheduled payout. Nagwawala na po, nagrarally na yung mga tao doon, nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging... Baka yung 1,500 duplicate. Ay, nakamit ako. Fair lang po tayo. Sinabi nyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag... mag-identify ng beneficiaries, eh bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure, hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga, mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ho ba ang totoong rason dito kung hindi ho ba naging selective ang inyong opisina sa pagpili? Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries? Madam Chair, una po sa lahat, hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. That time, si Congressman Olaso submitted the list, and a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be... Teka. Yan ba talaga ang nangyari o itong nangyari? Congressman Rex Gatchelian. Hashtag Delipe, Daepal strikes again. Pondo para sa 1,500 AKAP beneficiary. Pinatigil raw ni Delipe matapos mag-file ni Olaso ng kanyang kandidatura. Ano ba talaga ang dahilan bakit pinatigil? Oh, pinatigil ho. Kasi kalaban sa politika yang si... Ito, yan si Sir, yan si Olaso. Yun ang katotohanan, kau naman... Eh, mana ka sa mga amo mo eh. Ano ba ginagawa ng mga amo mo? Puro kasinungalingan. So, ano gagawin mo? Natural. Be careful. But we also assured him, at alam niya ho yun, we assured him na hindi magaganap yung payout na yun, pero hindi ibig sabihin na hindi magpe-payout. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pagve-vert ng lista. Grabe naman tong si Gatchelian. Siya pa galit. Anak ng toko. Eh, ang dating ho, napakatapang ho nitong mama na to. That's our conversation with him, and he even acknowledged that. Kaya nga sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day. Wala pong gali sa inyo, RD. Actually, he's here together with Mayor Beng Climaco. Yeah, nandiyan. Ayos. At least, and I mean, nakabawi ka dun sa mga pampaparinig mo hapon, ha? Okay yan, okay yung ginagawa mo na yan, pero hindi ka pa rin namin boboto eh, hugis mang gababa mo eh.
At saka hindi naman na hindi alam naman natin na hindi lang ang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Maraming nahinto na payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kesa sa amin. Sumasagot na ho, di pa siya hindi pa ho siya rinirecognize, sumasagot na ho. Ang galing, ang galing. Grabe tong si Rex Gajalian, ho. Ibang klase. Madam Chair, no, we told Congressman Olaso ahead of time. Na hindi nga lang kay Congressman Olaso sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pagka yung namimigay o yung nag-request, hindi ka aliado ng mga bangag, hindi na pigbibigyan. Yun ang problema. Paano kayo magiging senador niyan eh? Napakasinungaling niya. Sinabi na ni Senator Aimee Marcos, yung ibang mga lugar, ganun, kaparehas ng kay Congressman Olaso, eh, tinitigil din yung pamimigay ng ano, ng AKAP. Kung makaasta itong mga politiko na to, akala mo, sa kanila talaga galing ang pera. Klase. Hindi ho matutuloy yung payout kasi hindi pa ho kami tapos dun sa pag-vet ng listahan. Yari ka dyan! Rex, no? I'm sure, galing po kayo sa political family, kapatid mo, tumatakbo. Fortunately, wala naman sigurong kalaban. Hindi ka ba naging selective sa pagpili ng pagbibigyan mo ng mga ayuda? No? Halimbawa, Quezon City, hindi ka ba naging selective sa pagbibigay ng AIC sa mga officials doon, sa pag-identify nila? Alam mo, Secretary Rex, alam mo, bilog naman ang mundo. What if ikaw na yung kandidato pagdating sa 2028? And I'm sure darating naman yung puntong gano'n, no, na magiging kandidato ka muli. Kasi you belong to a political family. At alam nyo naman, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang Valenzuela ay kung ano mga pangangailangan doon sa inyong ospital, sa inyong dalawang ospital, sa mga indigents doon, when you were still the mayor, naging nagkapalitan na lang kayo ng iyong kapatid, ay binibigay talaga what is due, especially doon sa mga indigents. Yung talagang mga kababayan nating mahihirap po. Matagal na rin po kayo sa local government. Alam nyo naman po yung sino talaga yung deserving at nangangailangan. Yun lang po ang pakiusap ko sana. Hindi po ito maging selective kayo sa inyong position at hindi po ito, gaya ng sinabi ni Madam Chair Senator Aimee, na hindi po ito magagamit sa politika. Dahil tandaan po natin, darating rin po ang panahon na maaring kayo rin po ay maging kandidato at kung ano bang mararamdaman nyo na magkakaroon po ng selective yung agencies tapos ikaw hindi ka pagbibigyan. Eh atin dito sana po ay maging pantay-pantay po ang ating trato at wag ho itong magamit. Napakalagang opisina po ito. Itong DSWD at hindi po dapat magamit ito sa politika. Dahil wag niyo pong pagsamantalahan ang kahinaan po ng mga kababayan nating mahihirap. Naghihirap na nga, magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan at correct, dapat po ibalik sa kanila. Yun lang po ang pakiusap ko for the end time po sa inyo, Secretary Rex. Sana maging pantay-pantay po ang inyong pagtrato dito. At sana pakinggan na lang po natin, nandito naman siguro si Congressman Olaso. Pakinggan natin ang kanyang hinaing kung ano talaga yung totoong nangyari since meron naman tayong here. Ayan, dito po. Yeah. Bigyan natin ng due courtesy. Bago mapunta doon, Senator Bong, kasi mahabang diskusyon yan, hayaan na natin si Secretary at si Congressman Olaso. Maalala ko lang,
May update ba tungkol sa investigasyon na ipinangako ng DSWD tungkol kay VP Sara na sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance? Kapag raw nang galing sa OVP, hindi naman na pinapagbigyan, kaya't napipilitan rin sila sa OVP na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Madam Chair, lalahatin ko na ho. Una, hindi ho pinag... Una, napakasinungaling mo. Yun ang totoo doon. Tinatanggihan nyo, ano, sino paniniwalaan namin? Yung aso ni Tamba at ni Lisa o itong si VP Sara? Na yung credibility mapahanggang sa ngayon, eh, wala ho tayong makaitang butas doon sa alin na yun. Diba? Yung paniniwalaan namin, kayo, na pagka merong lakad itong si Tambaloslos, ha, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, talagang yung ahensya mo na DSWD, nakasuporta. Napakaraming ayuda ang pinamimigay. Billion-billion ho kada labas nila. Pero dito kay VP Sara, yung mga kababayan natin, ako tinatanggihan. Ayun, pagka medyo kalaban sa politika, pinapatigil ho nila yung ano. Ito, ibang klase ho talaga itong... Kaya naman... Sa susunod na election, ayusin ho natin. At after nitong election na to, kung tatakbo yung Rex Gatchalian na yan, nakuoras-orasin kita, sir, sa totoo lang. Nagsasamantala ng DSWD yung pondo ng DSWD para sa taong bayan ho yan. Pinagsasamantalahan. Hindi ko sinabing ikaw, pinagsasamantalahan ng mga kaalyado ni Marcos Jr. Loko-loko. Anong hindi mantangin mo, yung mga congressman, na kaalyado ni Tambaloslos, mayat maya merong akap, mayat maya may tupad, mayat maya merong AX. Hindi ba pinagsasamantala ng tawag doon? Ngayon, itong si Congressman Olaso, nagpatawag na ng mga benepisyaryo dahil kalaban sa politika, pinatigil. Hindi pinagsasamantala ng tawag doon. We agree with that. Number two, Ang galing. As we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Napaka-defensive. Pagdating mo doon sa investigation na yon, Madam Chair, I will report. Magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad, kinausap niya yung handling officer sa kabila, okay. Si Director Norman. Okay. If Director Norman, si Asik Yuli will gladly give the text exchange of text messages. Sure. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin ano yung titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw namin nila, lugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin, we wanted to know kung alin. That... Ngayon, si VP Sara pa sinungaling. Anak ng toko, walang yatong Rex Gatchalian na to. Si VP Sara pa sinungaling ngayon. Sa tingin nyo ho ba, itong si Vice President Sara Duterte gagawa ng mga ganyang klaseng programa kung nasusuportahan siya o hindi naman para sa kanya eh, para doon sa mga nangangailangan na lumalapit sa kanya eh. Ang utak ko kasi ng mga politiko na to, pagkagaling kay VP Sara, automatic, mako-convert na yon sa vote pagka binigyan nila ng ayuda. Puro politika ho nasa utak nila. Kay VP naman, pagka nangingin ng tulong yan, i-refer dyan. Pagkatapos nun, kakalimutan na. Wala na, tapos na. Obligasyon nila yun eh. Alam mo na mga Duterte, ganun ang trabaho nila. Pero itong mga politikong kagaya ni Rex Gatchalian, pagka ho i-refer yan galing sa Office of the Vice President at nakita nila sa kanilang tanggapan, agad papasok sa utak nila ay politika. That's why ASIC really came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos yung usapin na yan. Madam Chair. Dahil parating inuulit-ulit. Yeah. Madam Chair, and also if I can also add, we'll also submit to the committee a copy of a plaque that we just received late middle part of this year from the OVP saying that we're a valued partner, that we would always help the referrals. Meron din ho kaming parangal ho doon and we'll gladly submit it to the committee as well. Yes, if we could put that on record, that yes. Put the matter at rest and we can be yes. Clarified. Madam Chair, on, we will have to the seek concern. The permission lang of Director Norman kasi... Rex, umiigot lang ang mundo, Rex. Di pa tapos nagsalita ang chair. Talagang excited ka na maging senador eh, no?
Daing mo ba yung mga senador dyan? Sila naghihintay ang matapos. Ikaw, biro ka ng biro, di pa tapos ng, sa bagay, no? Kaalyado mo nga pala tong si Amy, kaya kahit magbarahan kayo, pagkatapos niyan, punta ka sa opisina, beso-beso na kayo. Kaya okay lang habang dumadakdak yan si Amy, dakdak ka rin, walang problema. It's a private exchange between the two of them, but on our side, we will gladly furnish you the screenshot, provided that Director Norman will also agree because of data privacy. Thank you very much, Secretary. We'd be very grateful for the update. In the meantime, if you could be very brief, Congressman Senator Tolentino has just arrived. We're trying to wind down the hearing, having already requested specific documents, including documents required by Secretary, by Senator Francis Tolentino. I think the issue concerning Congressman Olaso was raised. Secretary has stated, Congressman Olaso, you can sit. But if we could be very, very brief, because Secretary Rex has already said that he had told you beforehand that the payout director had informed you beforehand that the payout could not occur because the list had not been verified. And of course, you went on media and said otherwise. Madam Senator, permission to speak. Congressman Kim Redan Lalaso from the 1st District of Zamboanga City. Ma'am, that is negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8th, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit hindi pwede? Madalas kasi... naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director nag-text sa akin, sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the regional director last Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya, wala talaga. Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Wala naman pumunta. So pumunta yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi lang sa amin, stop yung payout. Ganun lang. But then after that, Madam Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director, ano ba talaga? At least he has to explain it to the people of Zamboanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout. Walang dahilan. But basically, let us not duck things into, nung nag-file lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino. Hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my... Kaya tayo ayaw natin sa ayuda na yan. Alam nyo bakit? Yung mga ayuda, yung mga pinaghihirapan nating mga pinambabayad, yung tax na pinaghihirapan natin, pinamimigay ho. Na kung saan walang balik sa ating ekonomiya, imbis na panggawa ng trabaho, ayun, nasanay ho ang mga Pilipino sa puro ayuda. Pero galit pa rin tayo sa ginagawa ng DSWD na yan. Kumbaga, patong-patong na sampal sa pagmumukha ng sambayan ng Pilipino. No? Pinamigay nyo na yung pera, ngayon gagamitin nyo pa para sa inyong mga interes na wala namang balik sa ating ekonomiya. Anak ng topa. My thing, hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan matutulungan dito sa bagong Pilipinas. Pero sa ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi niyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na, sir, ready na. We posted on Facebook, that is already 3 weeks ago. We posted it, ready na. More than 12,000 payouts, pinakansel lahat. Bakit po kayo na ganun ako? Porket wala akong tatay, congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, sabi ko sa'yo, and hindi ako
veteranong politician. I'm just new here, as you know. We're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Zamboanga. Sana, Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Thank Chair, you. Again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess ho yan. Now, that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olaso right now. We'll look into it again. I'll talk to the regional director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandiyan na ho siya, matagal na. Give me the list, I'll talk to the regional director. Then if he says that the list is clean and it's ready for to be paid out, kasi talagang kailangan, then we'll pay it out. Secretary, ang problema dyan, yan din ang sabi ninyo last year. Kaya si Senator Bongo, nagdududa na rin eh. Madam Chair, in the last hearing, I told the good senator, I think there's a miscommunication between his office and our ka, office. Rex. The original list that they gave Madam us, Chair. Which we can give back, sinungaling is a list of LGUs, not end beneficiaries. Binalik ho namin yun at sinabi namin hindi ho itong mga beneficiaries kundi mga local government units ho to. Kung pwede ho kami bigyan ng direct referrals. Meron ho sila. Meron ng listahan si Congressman Rex. Meron ng listahan. Subukan mong gawin kay Paduano yan. Subukan mong gawin kay Atrasabante yan. Kay Barbers, kay Fernandez, subukan yung gawin yan sa kanila. Anak ng toka, di mo kaya. Ang mga... social worker naman po na mga qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, balikan nyo po. Hindi naman siguro kailangan umabot ng isang taon para balikan po sila. Pwede naman yan 1 week. Tingnan nyo kung, alam nyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga, kaya. Kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan, namimigay kayo ng ayuda, billion-billion in 1 week. Kaya nyo, sigurado ba kayong mga... Mahirap itong mga to na tinatawag ninyo, billion-billion, isang lugar. Ang mga disaster, kaya yung mag-validate ng ito, one-year-old ba, yung madalikan. Tutukoy ko, na maging select kayo. Ito na sa kanyo ni Congressman Olaso. Bakit nyo naman sinisira ang audio nitong si Senator Bongo? Ito naman mga taga sa Senado, ha? Kayo, ha? Ginugurgur nyo yung audio niya. Si mga beneficiary sa Zamboanga. At alam mo rin kasi dati ka rin pong naging kongresista. Nagkataon lang po, Mr. Secretary, nung naging congressman ka, naging mayor ka, ng Valenzuela, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, sa panahon namin noon, ang pagkakit po ng mga pangalangan ng mga mahirap niyo doon, bumibigay po sa inyo. Kapag hindi kami bumibigay sa inyo, ang kabaliktaran po, makakaya, patagalan, pinapagapan pa, habutan pa lang isang... meron po ako next question. Kung sabi niya, ito na hold, at ang mga rason kung bakit hindi natuloy yung payout sa lugar niya. Teka lang ho, ha, palitan natin. Ginugurguro ho ang audio, palitan natin. Wait lang ho. Parehas lang ho, yung nasa FB, ginugurgur din. Kapit lang. Tanong ko sa inyo, Mr. Secretary. Wala ho bang nagpapahold sa inyo na ibang lugar na matanggigan kasi kalaban ito ng isang mitiko? Wala ho bang record lang po? Nagpapahold po ang ating mga kababayan. Wala bang nagmawal sa inyo o pigilan o nag-hold kahit kailan po sa mga nakaraang buwan na naging sekretary kayo ng Department of Social Welfare and Development? Wala bang nagpapahol sa inyo na huwag mo itong bigyan? Stop mo ng payout kasi nakasalaban po yan. Wala bang ganong instance sa Mr. Secretary? Madam Sir, let me read. Pag-isagot lang, wala bang nagpapahol sa inyo kasi that? Yung sa AXOS, hindi ko ako ang pinipingit sa mga dismanayan. Tanong ko na, hindi ko tayo nagpapahol sa inyo. Grabe, ginurgur ho ang audio. Ito ba, wala nagpapahol sa inyo kahit wala? Madam Chair, wala naman ho may pondo. Tapos ng Presidente, lahat tulungan. Sinungaling! Utos daw ng Presidente, lahat tulungan. Eh, yung mga nasa listahan ba ni Congressman, hindi na nangangailangan yon. Ah, baka yung mga lahat ng tulungan ng mga kaalyado. Yun ang instruction. Sa incident na hold yung
out sa inyo dahil kalaban po ito at hindi ito kakampi. Alam siya, basta nangangailangan sagot ng kategorical. Kasi, madam siya, hindi ito po ibigay sa amin ang listahan ng isang ito po, Sir Secretary, alam niyo ang totoo. At pinatago niyo yung katotohanan. Huwag na tayo mag-ikot-ikot dito. Galing rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag mo natin pagsamantalaan yung mga kababayan nating mahirap. Huwag mo natin pagsamantalaan. Huwag mo pagsamantalaan habang nandiyan kayo sa USWD. Para bumibilip tayo kay Senator Bongo. Para bumibilip po tayo sa kanya. At tayo, lalakasan ko na lang. Parang bumibilip po ata tayo kasi pumipitik na eh. Meron nang hanghang eh. Dati wala ako siyang ganito. Yung nakikipag-balagbagan, kasi pagka nag-speech yan, babasa pa yan eh. Diba? Pagka meron siyang privilege speech sa Senado, merong ano yan, walang basa-basa ho siya, diba? Pero dito sa isa na to, diretso yung ano niya, kumbaga, rinirekta ho niya itong si Gatchalian. At dahil dyan, alaktakan mo natin itong si Senator Bongo. Kailangan ko ng mga kababayan natin mahirap. Ibang purpose sa kanila. 2,000 purpose, pagkakaibig pa sa kanila, pipigla pa, magmamakawa pa sa uwi para mabigay lang po. Yun naman talagang totoo. Hindi tayo tayo sa totoo. Hindi tayo magkakamali. Pagkakot lang tayo sa katotohanan. Dito na. Nagkatama. Dito si Congressman Loolaso. Naalala ko lang yung video. Buti na lang po ay gusto niya talaga isang video sa ating chairperson na si Senator Aumi. Ang kanyang hinahing. Isa lang po ito sa mga na pagsasamantalahan po yung ating mga kababayang mahirap. Yun lang po. Please, nangisusap lang po ako for the end time sa inyo. Punta na po. Parating na po ang election. Sana po hindi po ito magamit. Ito maayuda sa politika. Alam man po ang Pilipino. Sana po hindi tayo maging ayuda nation na umaasa na lang po sa ayuda para manalo po isang politiko. Sana naman po ipipili natin sa halalan na yung talagang nagsiservisyo at totoong nagmamahal at tumamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Huwag po sana magamit ito na yan po definitely sa susunod na buwan, ganun po ang mangyayari. Napapagsamantalahan po dahil meron may pabor at meron pong hindi nabibigyan po ng pabor. Anak lang to ako, ha? Grabe naman itong mga taga sa Senado na to. Walang nagmo-monitor sa live. Walang nagmo-monitor sa live, seryoso. Pati yung mga nasa opisina, din nila pinapanood ang iyong mga hearing na yan. Totoo lang. Hindi nila tatawagan yung tech, sira yung audio, walang ganon? Anak ng to ako, ha? Nakunod yung pwede, tandiyan dyan na yung tao. Makakaya na dyan yung video. Kung gusto nalasa na po yung nagpakita ng video. Again, as may assurance, I'll talk to the director na kausap ko. Wala na, anong assurance mo? Sino maniniwala sa assurance mo? Last year pa nga, yung mga assurance mo, wala ka naman tinupad. Anong assurance? Loko-loko! Gusto mabatukan ka ni Lisa at ni Tamba? Ano na to? Wala assurance ano, Lasso? To thresh out the matter. Thank you. Thank you very much. As I said earlier, this isn't the first time there have been complaints from many officers, including the OVP. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD. Kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kaysa sa politiko. Wala namang ganyan. Ang mahirap ay nangangailangan ng tulong at yan ang mandato ninyo. Hindi ang mga politiko na nanakot, nag-uutos, nagsasabi sa inyo ng kung ano-ano. Mas politiko.